may mga developer na hindi nila ina-allow. So yung nag-issue sa akin ng cheque, hindi siya yung ano. Kung sayang masosolve, huwag mong intindihin. Hindi ako hinarap nung tenant. Pang real property tax. So totoo nga, life begins at 40. Make me feel that I not time I lose it on my mind. Silip natin yung unit natin. Unity! Bakit bukas yung unit? Hello! Good afternoon! It's now May 8, 11:35. Ayan. So, galing tayo dito sa unit ko. Sa Six Senses. Ayan, oh. At nagbayad ako ng association dues, okay? So, mamaya ako na i-reveal yung association dues at nagmamadali ako pabalik. Ayan. So, nag-surprise visit ako dito sa aking tenant, ano? So, i-share ko na lang later at magkakape muna ako at sumakit ang ulo ko, ano? Ayan. So, continuation tayo dun sa sinasabi ko kanina. So, ang pag-i-invest ng condo ay maganda. Depende yan sa developer kung saan ka nag-invest. Kasi, may mga developer na hindi nila ina-allow ipa-Airbnb ang unit, okay? May project property na kung saan kayo nag-invest, mahirap siyang parentahan, okay? In this case naman, itong unit ko sa Six Senses Resort, nung ma-turnover naman yung unit ko, meron naman akong tenant na nakuha. So, yung nag-issue sa akin ng cheque at yung nakapirma sa contract na tenant, hindi siya yung actual na nakatira sa unit ko. Cute! O, diba? It's potato corner. May pasinag tayo ng araw. Ang cute nito, oh. Binili ko sa potato corner. Meron silang, ano, bago. Yung parang nuggets. Actually, nuggets siya. Then, fries. Ayan. So, habang nag-aantay tayo kay Coco, andito ako sa school niya. Okay. So, namili ako ng mga ganito. Okay. So, ito yung inumin natin for today at napaka-init. Ayan, oh. 41 degrees, ano. So, pagka nasa line of 40s ka pala, hindi mo naman pala mararamdaman na matanda ka na rin. Actually, parang paurong nga eh. Parang feeling bata nga pag line of 40s eh. Diba? So, dati, mahilig ako sa mga formal na damit. Mahilig ako mag, alam mo yun, syempre, nag-office ako. Mahilig ako sa formal na pagdadamit. Mahilig ako mag-heels. Mahilig ako sa lahat. Everything is formal, ganyan. Noong nag-40s ako, abay nabaliktad. Mahilig ako mag rubber shoes, mahilig ako mag jeans, mahilig ako mag t-shirt na lang. Basta kung saan ako komportable. Yung ganon. Tapos, napansin ko, dati kasi, nung wala pa akong 40s, napaka-strict ko sa lahat. Ngayong 40s na ako, parang nabaligtad nga. Ewan ko ba? O epekto ng pandemic sa akin. Cool na lang, ganyan. Kalmado, cool. Bala kayo dyan. Yung ganon level. So, totoo nga siya. Life begins at 40. O, diba? Kasi, parang ngayon pa lang ako parang ngayon, kung kailan nag-40 ako, ngayon ako bumait. O, diba? Napansin ko, mas kalmado ako ngayong 40s na ako. Ayan. So, bago pa humaba yung mga pinagsasabi ko, parang hindi ko naman nararamdaman eh. So, age is just a number lang talaga. Totoo yung kasabihan na yan. And then, parang mas cool ako ngayon. Hindi ko kinukomplicate yung mga bagay-bagay. Not unlike before. Kailangan
perfect lahat dapat ng gagawin. Na-share ko lang na parang mas cool pala maging 40. Cool ka lang, kalmado. Yung ganon. Diba? Enjoy lang, chill lang, ganyan, diba? Kasi patanda ka na eh. Patatanday mo pa yung sarili mo, diba? So, mahahalata. Imbis na mukha ka lang 40, magmumukha kang 50 niyan. May problema ka, kung sayang masosolve, huwag mong intindihin, masosolve siya mag-isa. Huwag mong pangunahan. Kasi pagka pinroblema mo yung problema, lalo ka mamumroblema. Ganon yun eh. Napatunayan ko yan nung ano, namumroblema ako dito sa condo ko sa Makapagal, sa Six Senses, yung sa loan, and then yung mga penalties and everything. Hindi ko siya iniintindi. Tapos, bigla na lang nasolve siya mag-isa. Bigla na lang na-approve yung loan, bigla na lang kusang naayos mag-isa. Okay, so continuation doon sa sinasabi ko. Diba? Nung nagpunta ako sa condo ko. Okay, so yung tenant ay Pogo, diba? Pero kasi, ang pinaka-tenant ko ay hindi naman kasi dapat yung Pogo eh. So nangyari, pinasablis nila yung unit ko. Okay? So, yung nag-issue sa akin ng cheque, hindi siya yung actual na nakatira sa unit ko pala. So, instead, pinaparentahan nila sa mga Pogo. O, diba? Very good, diba? O, yan. So, pag-usapan natin yan at nakaka-HB. Yan. So, yung ikaw yung bumili ng property, ikaw yung may-ari ng unit, tapos rerentahan lang sa'yo ng tenant. Tapos, yung tenant pala ay ipapasablis. Oo. So, parang siya pa yung gumawa ng staycation. Ganyan. Dun sa unit ko. Anyway, matatapos din naman yung kontrata nila. So, pagbibigyan ko na lang kesa sumakit pa yung ulo ko. Ayan yung mega, oh. And liit, ito. Super liit. Cute lang siya. Ayan, tikman natin. Actually, binili ko to para sa anak ko, eh. Titikman ko lang. Para pagdating niya dito sa sasakyan, may kainin na siya. Ayan, di ba nagustuhan niya? Picture, picture, dali. Smile! Are you happy? Ha? Grabe naman. Akala ko pa naman uulan. Wala nang tubig tong pool, oh. Inaabangan ko nga yung ulan yun. Sabi ko, di ba bawal? Bawal maglagay ng maraming tubig sa pool ngayon. Actually, pinagbabawal yun. Kasi nga pinagtitipid tayo ng tubig. Okay, so nagpa-grab na lang ako ng dinner. Kakadating lang nito ngayon. Ngayon-ngayon lang. Okay. So time check, it's 5:30. Ayan, okay. It's 5:28 pala, May 10. Friday ngayon, okay. So, sinundo ko si Coco kanina. Siyempre, Friday. Nakatamad lumabas. Ako lang ba yung tinatamad lumabas? Pati mag-mall, tinatamad din akong mag-mall. Okay? Kasi, ang daming tao sa, di ba? Sa mall. Dahil sa sobrang init niya. Yan. O, ito na yung order ko. Ayan. So, nag-order ako ng Rosu at saka ng Hire. Kesa naman pupunta ako ng, di ba? Ng South Mall. Okay. Yung soup nila hindi na ganun kainit. Pero malapit lang ako sa South Mall. Ito lang kami sa DF. Ayan. Ito yung binili ko kanina sa Potato Corner. Di ba? Hindi ko alam na meron silang, doon. Toy. So, this is 200 pesos lang. You choose Hire or, Rosu? Hire. Okay. Anong name niyan? Poco. Poco. And your name is? Coco. Coco and Poco. Poco. Okay. So, let's eat. Ayan. Kain tayo. So, ito yung sauce. Nilagay ko na dito yung sauce. Ang dami, no? Last week, nakayabo rin kami, eh. Diba, no?
Ayoko lang talagang pumunta ng mall. Actually, tinatawad akong pumunta ng mall. Diba? Kasi nga, ang daming tao sa mall. Okay, ito yung binili ko sa Shein na pambahay. It's so hot! Yeah. Ito yung nabili ko sa Shein, lagay ko dito. Okay. Komportable siya. Malamig sa katawan. Okay, so kain na tayo. Habang kumakain tayo, tutuloy ko yung ano, yung vlog ko nung nakaraan. Kasi naputol eh, alam niyo naman, pag busy tayo, nakakalimutan ko yung mga pinagsasabi ko na rin. In short, nawala tayo ng time, okay? Hindi ako hinarap nung tenant kasi nalaman ko nakasublease pala yung unit ko. Okay. So, paano nangyari yun? Meaning to say, sila yung nasa contract agreement namin and then sila yung nag-issue ng cheque and then hindi siya yung nakatira doon sa unit. Okay? So, ang nakatira sa unit ay mga pogo. So, ginawa nilang staycation. Though, nagbabayad sila sa akin ng monthly. Oo, monthly rental. Anyway, matatapos na yan eh. So, ganyan ang ginagawa ng mga brokers dyan sa area ng Makapagal. So, kumain na nga muna tayo. Eto pa, ang gusto pa nilang mangyari, eh, ako pa yung magbayad nung ano nila. Nung tubig nila. Okay? So, pinales ko dito sa statement of account ko. Ito yung sa association dues, ano? So, pakita ko sa inyo. Ayan, okay. Ang association dues natin, 6,300. So, may nadagdag pang real property tax, fire and building insurance, okay? Okay, so ito yung water na kinonsume ng tenant. Ayan, so pinales ko siya. Diba dapat hindi siya kasali? Okay. Nagkaroon ako ng penalty. Pagka hindi kayo nagbayad on time, mape-penalize kayo. So, ang penalty ko ay 2,300. So, ang binayaran ko ay, ayan, 54,600. Okay. So, dapat, pag mag-i-invest kayo ng condo, dapat ready kayo sa mga bayarin. Ano? Ito yung either may nakatira sa condo mo, or wala, eh, babayaran mo yan, okay? So, ang hindi lang okay, kapag syempre, may nagre-rent, tapos ikaw pa yung magbabayad nung, ano, nung tubig. Actually, yung last time, nabayaran ko yung tubig nila, which is hindi dapat kasama, okay? Meralco, water, and wifi. Of course, syempre, hindi siya kasali sa babayaran ko. Okay, dapat ang magbabayad nun, yung tenant, diba? So, pagka nagkikrave ako ng yabo, hindi na ako pumupunta sa mall. At ang dami-dami ng tao eh. Nai-stress din ako sa parking, diba? Tapos ang init. Pag pumupunta pa naman ako ng South Mall, hindi ako nagpa-park dun sa basement. Kasi ang dilim eh, no? So, dun ako nagpa-park sa labas. Okay. So, sobrang init naman ngayon, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-park dun sa labas. At ayoko lang ma-stuck sa traffic. Sobrang traffic sa, ano, Alabang Sapote. So, magpapakahirap pa ako. Magpapag-grab na lang ako. Ganun din naman. Tapos, yung anak ko, si Coco, ayaw din naman yung lumabas. Tapos yung ulan. Grabe yung ulan, hindi tumutuloy. Grabe ang init. Alam mo yung nakabukas na yung aircon. Kailangan kong pasabayan ng fan. Ganun kainit. Wait lang, nagutom ako. Kain muna tayo. Itong ano, napansin ko itong seaweed na to. Pag kinakain ko to dati, nawawala yung sipon ko. Kahit siya nun, para may ubo siya, pinakain ko siya nitong soup ng ano, ng yabo. Nawala rin. Ano yung kaya yung tiisin? Init o lamig? Comment kayo below. Okay? Ako, kaya kong tiisin yung init, ano, kasi may aircon naman. Maraming ways and means. Pero yung lamig,
hindi ko kaya. Na-experience ko yung super lamig dati. Negative 5 ba yun? Sa New Zealand. Ang lamig. Hindi ko kaya. Nabili ko na rin tong Aqua Plus na hinahanap ko. Ito yan, oh. Nabili ko na rin siya. Kaso, hindi siya kulay white. Kulay gray. Tapos, walang available nito sa sa Lazada. Sa Zalora ako nakabili. Ito, meron din akong nabili sa Lazada. Ang cute, oh. Ito yung nilalagyan ko ng tea. Actually, saktong-sakto siya sa coffee ko. As in, sulit naman yung pagkakabili ko. And then, ito yung sa water naman. Kaso, napansin ko, mukha lang siyang malaki, pero bitin yung tubig dito. Oh, good morning! It's 9:30. It's May 11. Oh, yan. Morning! Morning! Hindi na nakapag-update kagabi. Tamad na tamad talaga ako ngayong araw na to. Actually, last weekend pa. Oh, ito na naman, ha. Nagbabadya na uulan. Sana lang tutuloy yung ulan, ha. Sana lang tumuloy yung ulan. Ayan. O, diba? Nagdidilim ang kalangitan. Mamaya, maliwanag na naman yan. Oh, wala nang tubig eh. Yung pool. Puro na lang ganyan. Tuyo na yung mga yung mga damo. Oh my God. Ayan oh, yung isa dito oh. Oh. Ayan. Ano ba yan? Ayan. Tapos na kami mag-breakfast. Sana umulan na, no? Nakakatamad lumabas. Kasi ang init. Sign of aging. Gusto lagi nasa bahay. Kahit naka-open yung aircon, meron pa rin ganun minifan. Okay. Lunch time. It's 11:40. I-order na lang ako ng Jollibee para sa kanya. And then yun sa akin, yun. Army Navy. O, diba? Ang cute nito, oh. Nakita nyo ba to? This is rice cooker na maliit. Ang liit, diba? Oh. Bakit meron ako maliit na rice cooker? Para sa kanya. Extra rice, just in case mabitin. Kasi ang konti ng rice ni Jollibee, oh. Yan, chicken. O, diba? Ang liit, ang cute. Yan. Meron akong maliit na rice cooker para sa kanya. Kasi pag papasok din siya sa school, diba meron siyang baong lunch. Dito na lang niluluto. Kasi pagka malaking rice cooker, sayang naman yung rice. Wala namang kakain. Okay, so ito yung drinks niya. Favorite Chupa Chups. Kumain ka na. Eat na, Coco. Ito ha, share ko lang. Ako lang ba yung nakapansin sa Jollibee? Pagka nagpapagrab ako ng Jollibee, lagi na lang may missing items, mali-mali yung order na binibigay. Siguro mga 10 times ko nang na-experience. Yung pinaka-asar na asar ako, yung nag-online class to. Di ba nag-online class last time? Parang 2 weeks ago, ganyan. Before mag-May 1 yun eh. Ang aga kong nag-order sa Jollibee. Tapos, yung binigay nila sa aking item, mali. So, yung in-order ko worth 500 pesos, yung binigay nila sa akin worth 99 pesos lang. Yung ganun. Masyadong hassle. Tapos, yung iba, lagi na lang may kulang, laging may mali. Nakakadagdag stress. Then, order ako nitong nuggets na may sriracha dapat. And then, yung dumating, barbecue. Tapos, may kasama tong iced latte. O, diba? Pagdating dito, hinahanap ko yung iced latte. Wala daw iced latte na binigay. Pero, sa receipt, meron. Nakakaloka, diba? Hello, shout out sa inyo. Jollibee Robinson's Las Piñas, Jollibee Casimiro. Yan. So, kaya, nag-order na lang ako nito. Nag-order pa ako ulit. Army Navy. Yung pancake house, malayo sa amin yung pancake house dito eh. Okay din sana yun, kaso malayo.
delivery time nila nasa 60 minutes to 70 minutes ganun. Ano to? Iman siya yung damit ko. Halatang hindi pa ako naliligo, ano? Ito pa yung kagabi. Hindi ko alam ano ba to. Ah, makeup. Makeup siya. Makeup siya, ha? Hindi siya libag, ha? It's makeup. It's makeup. Okay, ito yung tacos ng Army Navy. Ayan. Favorite ko din yung tacos dito, kasi marami siyang cheese. Ayan. Tapos, meron siyang kasamang ganito, yung salsa nila. Ayan. So, kainin natin. Yan ang ating lunch, plus a coffee. Crunchy pa ba? Hindi siya crunchy. Then, lagay natin itong salsa nila. Mix-mix muna natin. Para, so, this is taco salad. Okay, try natin. You want tacos? You want tacos? Come here, try it. Naku, bitin yung isa. Bitin yung isang tacos. Actually, mura lang pa sa sa Army Navy. 250 pesos, dalawa ng dalawang tacos na. Tsaka malasa yung tacos nila, ha? Hindi ko ako kumain ng tacos, eh. So, nasa sa inyo naman yun, paano nyo kakainin. Lagyan ko nga ng rice. Masarap kasi, straight from the rice cooker. Ulit ng rice cooker, no? Rice ni Coco yan. Lagyan natin ng rice. Oh, diba? Inulam yung tacos. Sarap! Try nyo, masarap yung sa rice. Masarap sa rice yung tacos ng Army Navy. You wanna try? Ito try din niya. Masarap yung sa rice. Papasubo pa, okay, what? Huh? Lahat naman sa'yo masarap. Kainin mo na yung Jollibee mo. Ang sarap. Ang ganda yung ganyan, nag-experiment ka ng kakainin. Kasi nakakaumay na rin minsan eh. Ayan. O, diba? Nilagyan ko ng rice. Wala na yung stress ko sa Jollibee. Mas niinso ko kanina eh. Imagine nyo naman kasi, inaantay ko yung ice latte. Yung pa yung di dala-dala ni Kuyang Grab. Ay, grabe na ubus ko yung tacos. Parang biting. Kaya pala, buy one, take one. Ang sarap talaga. Dahil pala, dalawang order yung kinuha ko eh. Mga apat, ganun. Kaya ko siyang ubusin. Ang sarap. Diba? Ito yung rice cooker niyong maliit. Ang cute kaya nito. Ito yung plato. Malaki pa yung plato sa kanya. Mini rice cooker yan.
Kasi nga, pagka siya lang naman yung kakain ng rice, dito na, hindi na iluluto dun sa malaking rice cooker at para hindi tayo na aaksayahan ng rice. Mahal pa naman ng rice ngayon. Mura lang bili ko dito. Ayan o, Hanabishi. Binili ko to sa Robinson's. Liit-liit lang niya o. Oh. So after mong lutuin yan, lagay mo dito sa plato. Diba? Cute. Ito yung pinakamalit na rice cooker na nakita ko. Ayan o, liit. Ang liit, so diba? Small. So small. Oh, ito na. Oh. No more! O, diba? Naubos niya. Diba? Para tipid. Nasaan na yung ulan? Pwede pala yun. Dadaan lang yung clouds. Hindi naman natuloy yung ulan. Wala na. Clear na ulit yung sky, oh. Kanina, madilim, eh. Pati ba naman ulan? Nang i-scam? Diba tayo? Talagang yung ulan, wala. Bitin yung kape ko kanina, magkakape ako ulit. Yung isang pintuan dito, nilagyan ko ng tali kasi bumubukas. Bigla nalang bumubukas yung pintuan na yun kahit walang hangin. So this is caramel macchiato. Actually, bawal ako ng matamis eh. Yun lang, pag umiinom kayo ng kape, kailangan inom rin kayo ng maraming water. Diba? Ang lamig sa katawan nito, oh. Stretchable pa. Ang ganda talaga nito. Ilagay ko dito ulit, ah. Ang daming colors na available nito. Tsaka mura lang siya, hindi siya mahal. Diba? Yung quality ng damit niya, parang Uniqlo. Diba? Comfy. Yung mga ganito, ginawa ko pambahay. Pero I think hindi yata pambahay to eh. Pero mas maganda siyang pambahay. Kasi hindi ko naman pwedeng ipanglabas dahil, oh, baka. May papakita pala ako. Makikita niyo po. Meron akong pagbibigyan nito. Totoong gold to, ha? Totoong gold to. Okay. And then, this is ano naman. Totoong diamond to. Maliit lang siya. Yan. Try ko. Ganito lang siya kaliit. Cute. Malaki pa nga yung nunal ko eh. Ah, hindi. Kasing laki ng nunal ko. May pagbibigyan ako nito. Abangan nyo na lang. Surprise. Nice, no? Real diamond to. Okay. Totoong diamond yan. And then, this one is real gold. Okay, so ilagay na lang natin dito. Grabe siya. Alam mo yung kakaligo ko lang, tapos ang init pa din. May aircon naman. Ang init!